Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikalabing isa sa buwan ng Enero, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, sanggunian panlalawigan magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa naganap na malawakang pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Bako. Implementasyon ng COMELEC gun ban simula na. At pista ng itim na Nazareno ipinagdiwang rin sa lungsod. At sa detalye ng ating mga balita, nagmistulang mini concert ng idinaas na musical play na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang antas ng Mindoro Christian Montessori Incorporated nitong Biyernes ng gabi, ikawalo ng buwang kasalukuyan sa nasabing eskulahan sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. Dalang adhikaing makapagbigay ng mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng konsertong pinamagatang Christmas by the Book, layunin ng proyekto na makakalap ng pondo para sa rehabilitasyon ng infrastrukturang nasira sa kanilang paaralan, gayon din para sa mga nasalanta ng Bagyong Nona sa lungsod. Tampok sa naturang benefit concert ng iba't ibang mga kanta at sayaw na ginampanan ng mahigit 50 mag-aaral at mga guro. Sinaksihan ito ng maraming manonood kasama ng mga magulang, kaibigan, iba't ibang mga bisita mula sa ibang bansa. Matapos ang play, nagpasalamat ang pamunuan ng paaralan sa pamumuno ng kanilang director at Vice President for Administrative Affairs, Agatha Christine Elano, sa mga magulang, guro at iba pang sumuporta sa programa. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Ng gabi, habang tulog ang mga anak mo, may kaguluhan sa kapaligiran, talamak ang bentahan ng droga, nakawan, apektado ang kayusan. Hindi maganda ang mga pangyayari sa kanapan, sa gabal, sa kaularan, hindi nila masolusyonan. Mayroon kang matatawagan, may tunay na kalinga, handang magsakripisyo at manguna sa panahon ng kagipitan, maging liwanag sa dilim ng kapanahunan. Dis oras ng gabi, habang tulog ang mga anak mo, upang mapayapa ka, sino ang sasagot sa tawag mo? Ako po si R.L. Yachon, handang sumagot sa tawag mo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa
Bayad ka na nga, pulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Tumatumaging kabit, supported by the PCTA. Opisyal nang nagsimula ang election period nito, may 10 buwang kasalukuyan na nangangahulugan ng pagsisimula na rin ng implementasyon ng COMELEC gun ban. Kaugnay nito ay 9 buwang kasalukuyan sa paungunan ni Police Regional Office Mima Ropa, Deputy Regional Director for Operation Police Senior Superintendent Marcelo Morales. Nagpulong ang mga opisyales sa naturang tanggapan upang plansyahin ang mga paghahandang kailangang gawin sa pagpapatupad ng gun ban. Paliwanag ng opisyal, sa implementasyon ng gun ban, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril o anumang nakamamatay na armas maliban na lamang kung may kaukulang permiso. Sino mga individual na mauhuling lumabag dito ay maaaring maharap sa parusa. Yung tinutukoy na gun ban ay may kinalaman sa pagbabawal ng pagdadala ng anumang mga uri ng sandata during election period. So yung mga sandata po na dinadala po ng ating mamamayan na may mga permit to carry ay suspended po yun. At ang sino man na mauhuli nito ay pwedeng mapatawan ng kaparusahan ng naayon sa ating batas na mula 1 taon hanggang 6 taon at maaaring matanggalan siya ng karapatan na bumoto at maaaring din siyang hindi na makatakbo sa anumang government position muli. Nagbigay na anya sila ng direktiba sa mga kapulisan hinggil sa pagsasagawa ng checkpoints, higit yung mga nasa municipal at city police station. Nagpalabas po kami ng direktiba sa lahat po naming mga kapulisan na magpatupad po ng checkpoint upang sitahin ang lahat ng mga mamamayan natin na may daladala ng mga baril. Lalong-lalo na po yung mga walang kaukulang exemption na galing sa mga sa COMELEC. At ang mga mamamayan po na hindi authorized na magdala ng baril, lalo kahit po na mga miyembro sila ng kapulisan, ng mga law enforcement agencies, at ng mga Bureau of Fire and Bureau of Jail Management and Technology. Samantala, nakasaad sa ilalim ng Rule 3 Section 1 ng COMELEC Resolution 10015 ang listahan ng mga taong maaaring payagan na magdala ng mga armas sa panahon ng election period, kabilang na ang kapulisan at kasundaluhan. Meron pong exemption na binibigay ang ating COMELEC. Kailangan lang po sila mag-apply sa kanilang mga regional offices at meron po tayong committee na siya po mag-i-screen sa kanilang mga application at kung ito po ay papasa sa screening, i-recommend po ito para sa approval po ng COMELEC. Sa uli, tiniyak ni Police Senior Superintendent Morales ang kahandaan ng mga pulis sa pagkapatupad ng COMELEC gun ban na regular na manaanyan nilang ginagawa tuwing election. Kami po ay matagal na po naghahanda dahil ito naman po ay regular na po naman nangyayari. Sa katunayan po, may mga pagpupulong na po kaming ginawa sa ating mga COMELEC officers, sa AFP at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Dito po sa Mima Ropa Region, nakapagpulong na po kami noong November 30 kasama po yung ating regional director ng COMELEC at ang mga provincial election supervisors, ang miyembro ng sandatahang lakas at ang lahat ng provincial director at miyembro ng PNP Mima Ropa sa isang pagpupulong na ginanap dito po sa Camp Etehenyo Navarro. Ngayon po, ang aming mga police station naman ay binigyan na din po namin sila ng direktiba na mag-conduct ng checkpoint simula po mamayang hating gabi. Tuloy-tuloy po ito hanggang sa matapos ang election period. Samantala, ganap na alas 12 ng hating gabi, January 10, isinagawa ng pulisya sa buong bansa ang kauna-unahan checkpoint na mga ito sa pagsisimula ng election period. Sa lungsod ng Calapan, 2 lugar ang pinwestuhan ng mga pulis sa mga barangay ng Lumang Bayan at Kamilmil. Pinara nila ang mga sasakyan at tiningnan ang loob ng mga ito nang hindi hinihiling na halongkatin ang loob o itaas ang mga upuan. Sa pagsasagawa po ng checkpoint, sinusunod po namin yung plain view doctrine. Ito po ay
lahat po ng matatanaw ng miyembro ng pulisya na nagko-conduct ng checkpoint sa loob ng sasakyan na hindi gagamit, na hindi pabubuksan yung mga kaloob-looban ng sasakyan, hindi po pabababayin ang mga tao, at hindi po kakapkapan yung mga pasahero ng sasakyan, ay ayan po lang yung aming limitasyon sa pagkoconduct ng checkpoint. So, kung ano yung nakikita ng kanyang mga mata sa loob ng sasakyan, hanggang doon lang po ang kanyang pwedeng pagbatayan sa pagkoconduct ng checkpoint. Ikinagulat naman ang ilang drivers ng checkpoint ng hating gabi dahil ilan lamang ang nakaalam na simula na ng Comelec gunman. Samantala, upang matiyak na maayos na nagagampanan ng mga pulis ang kanilang tungkulin sa pagsasagawa ng checkpoint, personal na nag-ikot si PRO Ming Maropa Deputy Regional Director for Operation Police Senior Superintendent Marcelo Morales para sa Riyon, at si Oriental Mindoro Police Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen sa level naman ng probinsya. Antabayan ang iba pa mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair. Here, 5 years warranty or 160,000 kilometers. Whichever comes first. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos makita ang malaking tinsala na dinulot ng pagragasa ng tubig baha, bitbit ang putik at malalaking tipak ng bato,
Isang malalim na imbestigasyon ang nakatakdang isagawa ng sangguniang panlalawigan upang papanagutin kung mayroong kapabayaan o pang-aabuso sa kalikasan at upang maiwasan ang higit na pinsala na maaring idulot ang pagkasira nito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang ulat, ihahatid sa atin ni Jake Viray. But I can promise you, I'm going to sponsor a resolution on Monday directing the NN, the tripartite monitoring team, to conduct within 1 week time investigation on possible cause and at the same time participation in any contributory or otherwise noong Santa Clara on the flooding. Isang malalim na imbestigasyon ang isasagawa ng sangguniang panlalawigan sa nakaraang naganap na malaki at mapinsalang baha sa mga bayan ng Bako at Nauhan. Ito ang pahayag ni SP Presiding Officer at Vice Governor Yumerlito Dulor sa ginanap na special session ng Provincial Care Forum ikawalo sa buwan ng Enero kasalukuyang taon. Inimbitahan ng Care Forum si Vice Governor Dulor upang ipaabot sa sangguniang panlalawigan ang pangamba ng pagkasira ng kalikasan na siyang sinasabing dahilan ng mapinsalang baha na naranasan ng lalawigan kamakailan lamang. Tugon ng Vice Gobernador, agad nilang ipapatawag ang Tripartite Monitoring Team ng Katuwiran Hydro Project upang magsumite ng kanilang report at magkaroon ng basehan ang imbestigasyon ng Provincial Board. Dagdag pa ni Vice Governor Dulor, kabilang rin sa kanilang titingnan ang Dulangan at Bayanan areas sa bahagi ng Bako, kung saan ay malalaking tipak ng bato ang kasabay ng bandik na rumagasa mula sa kabundukan. But I can promise you, I'm going to sponsor a resolution on Monday directing the NN, the Tripartite Monitoring Team, to conduct within 1 week time investigation on possible cause and at the same time participation in any contributory or otherwise noong Santa Clara on the flooding. Mag-report sila on Friday kasi magpapatawag talaga din natin ng the following week. So pag may result na yun, wala din yung base. Para naman makatayo both legal and study ng monitoring team doon sa post kasi baka we are parking on the wrong train now, so pwede kami maging na-report tayo lahat eventually. On my end, kaya pinili ko po ngayon na isa sa yung pagtawag dito natin. Para nga, at least alam nyo, alam din namin, ano ang kunos na nito ang ating direksyon. Kasi ito po yung magiging topic visa 2 weeks from now. After the directive is given to them, to report what happened. Kasi ang ganyan po, ang reports lang natin ay ano ang nangyari pero walang cause. So, ang ating pinahanap ngayon is the cause of the massive flooding. Kasi it happened, the first time it happened, yung ganong kalaking flooding, as far as Bako is concerned, is around 30 years ago. The last flooding na ganun po ang magnitude is around 1972. Wala yung urban plan. Can you imagine 1972 yung huli? Tapos ngayon lang huli, yung ganun. Yung Nauhan area, sanay naman po kami binabaha. Pero yung magnitude ng baha niya, yung talag niya, maintindihan na yan. So ayoko naman po mag-pinpoint. Sabi ko nga na tinatanong ako ni Bukal Benari ng session visa noong Monday, how will I comment doon sa alluding na ang Santa Clara involved, sabi ko, I don't want to give specific statement until after the report of the concern people we are going to direct has been submitted. Dagdag pa ng Vice Gobernador, nakatakda silang magsagawa ng aerial inspection upang makita ang lawak ng pinsala at kung ano ang kalagayan ng ating mga kabundukan. Sa kanilang inisyal na pag-iikot sa mga nabanggit na lugar, una nang lumabas na kadahilanan ay ang pagkakaingin ng mga katutubong mangyan na tila hindi na nakontrol. At ikalawang isinasagawang proyekto ng Katuwiran Hydro base na rin sa salaysay ng mga apektadong residente. I have seen two things na never ko pa makita in my entire life. Hindi po basta tubig ang bumaba. It's stones, so rocks, so boulders. So nagtataka lang kami, how come na hindi lang bandik na tubig ang bumaba, kundi boulders. Ikalawa, yung volume ng boulders, may pinagkukaya ito. Hindi po basta ito manggaling sa well. Second, yun pong area ng Nauhan West, or particularly the area of Timanglistan, Arangin, Bulawin, Delanesco, Tagumpay,
mahabang para magkakatampo kasi nung tumuyog siya, it's like a desert, yung portion sa it's like a desert. At yung portion ng paita na dati namin pinuntahan na nagawa kami ng housing last year, ay wala na po yung water na yun ngayon. It's already rough in the rain. So there must be a source. There will definitely be a source na pinagagalingan na hindi po basta makakarating lang ng paa. So part of the consideration that we're going to mandate DANR and ENRO is to come up with an aerial survey doon sa area ng particularly Lawan and Baho because hindi makikita dahil sa pagitan po ng mundo pagdaling ng borders. So that's one. Second, we have gathered information na sobrang lapad na bisap yung kinaingin. Sinabi mismo naman ng mga katutupo sa area ng bayan at ng mga mga na one of the causes of the area is wala na talagang puno because kinainin talaga. Kaya sila na may aminado na bahagi sila dahil wala yung puno yung COVID sa sanggunyan na naging sakay ng December 21 na definitely may kabahagi ang tao dito sa nangyayari. So ito yung pangalaw. At ang ikatlo po namin gustong tingnan ay yung allegations that the hydropower plants have something to do with this because of the sound that was generated bago dumating ang COVID. There was so much sound na buo sa pagdating ng COVID. Ayon naman kay Bishop Carlito Kahandig ng Apostolico Bikaryato ng Kalapaan, dapat ay may managot kung may kapapabayaang naganap o pang-aabuso sa kalikasan. Ganun rin, binigyan din ng obispo ang responsibilidad ng pamamahala o governance sa taong bayan. Sa panahon ng kalamidad at krisis, mahalagang mabalangkas aniya ang papel ng bawat isang ahensya, ang kanyang pananagutan, kontribusyon at pagkilos hanggang sa pagbibigay ng solusyon at pagbabalik ng kaayusan sa pamayanan. Samantala, isang public hearing naman ang idadaos sa 13 ng Enero taong kasalukuyan. Ganap na alas 10 ng umaga sa Barangay Gymnasium ng Poblasyon 3, Victoria, hinggil sa dalawang panukalang ordinansa na nalawigan ng Oriental Mindoro. Una, ang Proposed Ordinance No. 001-2016, an ordinance prohibiting the transport of lumber or woods outside the province of Oriental Mindoro within the period of 6 months following the declaration of state of calamity affecting the entire or portion of the province due to natural occurrence and providing penalties in case of violation thereof, na itinakda ni Bukal Rafael Infantado. Ikalawa, ang Proposed Ordinance No. 002-2016 na may titulo namang an ordinance amending Section 6 of Provincial Ordinance No. 15-2011 entitled an ordinance prohibiting the transport of charcoal outside the province of Oriental Mindoro and providing penalties in case of violation thereof, to provide conditional moratorium in the implementation of the said ordinance within the period of 2 months from the time of effectivity of this ordinance, na inakda naman mismo ni Vice Governor Yumarlito Dolor. Tapos meron po kami visa the wrong ordinance din as part of the intervention. Na-file na po yung first reading noong Lunes. I don't know how you react, pero we will invite you po. Alamin specifically, alamin yung Dabay Calvary. During the public hearing set on Wednesday, actually po Tuesday dapat, pero pinamukulin po ang draft na natin din. Because I am still finalizing the draft of the ordinance. Dalawang visa yun. Una, the total ban of transport of the wood, of the timber, and the wood outside the province within 6 months. So ito po, I think, is an initiative coming from the executive department. And some of them are going to sponsor this. And the other one, Bishop, is the moratorium on the transport of charcoal, which I'm going to explain why. For 2 months only, yung kung preparing trees and trees which are not suitable for lumber. Only for 2 months to help clear and at the same time to help start with the livelihood of those affected here. So ito po ay sa Wednesday. Pangungunahan ang nasabing pampublikong pagdinig ng pinagsamang komite sa mga batas, ordinansa at usaping legal, komite sa pangangalaga ng kalikasan at likas na yaman, komite sa agrikultura at reformang pangsakahan,
at serbisyong pang-agapay sa mga benepisyaryo ng sangguniang panlalawigan. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Hindi lamang sa Maynila, naging matagumpay ang pagdaraos ng kapistahan ng Poong Nazareno. Maging sa lungsod ng Calapan, partikular sa Barangay Lazareto ay masaya at makalbuluhang ipinagdiwang ang pista ng Black Nazarene. Si R.A. Lovendino, nagbabalita. Naging matagumpay ang pagdaraos ng taon ng kapistahan ng Barangay Lazareto sa lungsod ng Calapan, Enero 9 taong kasalukuyan na may temang sama-sama, tulong-tulong para sa Nazarenong mahal tungo sa pag-unlad ng ating barangay. Ang nasabing kapistahan ay pinagdiriwang bilang pagbibigay-pugay sa kanilang santo o patron na si Black Nazarene o ang itim na Nazareno. Pinangunahan ni Barangay Chairman Benjamin Gutierrez kasama ang lupon ng mga komite na sina Harold Enriquez at iba pang opisyales sa pagpaplano at pagsasaayos ng mga programa para sa nasabing pagdiriwang. As ais pa lamang ng buwan, sinimula na ang selebrasyon. Mayroong liga ng volleyball men and women na sinundan ng search for Miss Teen at Miss Lazareto 2016. At nitong ikasyam ng Enero, formal na araw ng selebrasyon, sinimula ng programa sa misa sa ganap na ikasyam ng umaga na pinamunuan ni Father Joseph Situ at dinaluhan din ng guest priest mula pa sa Asia na si Father Zagay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father.
Sinundan ito ng kauna-unahang pag-turnover ng patron sa mga opisyales ng nasabing barangay upang mangalaga dito. Samantala, marami ang namangha sa dami ng nakiganyak na sumama sa Pagoda Festival na sinundan ng bangkaton o karera ng mga bangka. Sa bandang hapon, pumarada naman ang mga nagagandahang binibini sa kabuuan at katabing mga barangay. Di kumpleto ang selebrasyon ng hindi sinasagawang tradisyonal na prosesyon bilang pasasalamat sa kanilang patron. At ang variety show na nilahukan ng iba't ibang talentado mula sa iba't ibang lugar. Nagpasalamat naman ang chairman sa lahat ng mga kabarangay na nagpamalas ng pagkakaisa at suporta sa kanilang mga programa. Sa pagtutulungan ng aking mga pistejos, kasama rin yung anak ko, Vice President, talagang nag-sakripiso sila. Napakahirap naman, makaliko, kasi nagdaang mga okasyon eh, may Pasko, may bagong taon, bago ito, kaya siguro ang mga tao ay magdudain din. Kaya kami naman ay talagang kasama ng aking sanggunian, nagpursige kami, pinagtulong-tulungan namin para medyo pumunta naman ang aming pista. Para sa ating public service, ang Philippine Statistics Authority Region 4 Mimaropa ay bukas para sa hiring of personnel for 2015 Census of Population o PAPS and Machine Processing sa RSSO 4B sa looban ng isang buwan. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon na receipt and control clerk, scan interpret operator, ship supervisor at utility worker. Maaari kayong magpasa ng iyong application letter at resume sa tanggapan ng PSA sa Barangay Lalud, Lungsod ng Calapan hanggang 12 ng Enero. Samantala, ipinaabot po ng pamunuan ng Tamaraw Vision Network Incorporated ang aming paumanhin sa ilan po mga subscribers na naapektuhan ng linya dulot ng Bagyong Nona. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po ang aming rehabilitasyon upang maibalik ang serbisyo sa ilan pang may signal interruption. Ipagbigay alam po lamang sa tanggapan ng TVNet ang inyong account, name and location para sa agarang pagsasaayos. Marami pong salamat. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po kabuuan ng mga balita na kalap ng news ng staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.